So ito po ang latest news coming from the NBA. Kevin Durant is staying with the Brooklyn Nets. Okay, ang haba-haba ng mga naging negosasyon simula po nung sinabi ni Kevin Durant na gusto niyang magpa-trade. Halos lahat ng mga teams ay nagbigay ng kanilang mga trade offers, tapos tumagal ng tumagal. Umabot pa po sa punto na gustong patanggal ni Kevin Durant yung general manager at yung coach na si Steve Nash. Pero in the end, nagkasundo-sundo po. Ito according sa kay Shams ng The Athletic, Steve Nash, Joe Tsai, yung owner, and Sean Marks met with Kevin Durant and Rich Clayman in Los Angeles on Monday and have decided to move forward with the partnership. Nagkaayos na sila. O dagdag pa dyan, according po doon sa official statement ng ni General Manager Sean Marks, Steve Nash and I, together with the owners ng Brooklyn Nets, met with Kevin Durant in Los Angeles and we have agreed to move forward with our partnership. We are focusing on basketball with one collective goal in mind: build a lasting franchise to bring a championship to Brooklyn. So yun po ang statement ng general manager. Bati-bati na sila kung ano man yung problema sa kanila ni Kevin Durant. Yun, mukhang naiayos po nila. I think napakaganda ng strategy ng Brooklyn dito. They were calm. Kumaga hindi sila basta-basta nag-react nung gusto magpa-trade ni Kevin Durant. And nung may mga teams na interesado, humihingi sila ng masyadong mataas na kapalit. So ganun yung kanilang strategy. So parang pinagbigyan nila yung request ni Kevin Durant na magpa-trade, kaso walang pumapayag na team kasi masyadong mataas yung hinihingi nila. Diba? So ang daming mga teams na interesado nung una eh. Diba? Sa Phoenix, sa Boston, sa Miami, ang dami masyadong mataas yung hinihingi ng Brooklyn. Yun yung tawag nila presyong ayaw, di ba? Parang yun ang kanilang strategy para pahabain yung pong usapin hanggang sa mapakalma nila itong si Kevin Durant at he is staying at mukha si Kyrie Irving is staying as well. O may mga usap-usapan pa, 'di ba? Nababalik siya sa LA, magsasama sila ni LeBron, final run nila doon. Pero ito, he is also staying with Brooklyn at susubukan nila na mag-championship. At Kevin Durant will spend one more season with the Brooklyn Nets to try to bring a championship. Ngayon kasi sa level nila na 'yan, anything below a championship is considered a failure na eh. So talagang ito na yun eh. So tingnan natin kung saan pupunta itong kanilang bagong season with Kevin Durant. Kung will they be able to hold things together or will it implode sa kalagitnaan ng season? Maabangan po natin yan. Pero ito na, yung Brooklyn Nets are... Ang talino nung ginawa nila actually. Kumbaga pinaingay lang nila, hayaan nila umingay-ingay tapos nung tumahimik na kumalma na si Durant, ano ba gusto mo? Sige, bigay na natin, ganyan-ganyan. So okay na sila ngayon. Nung 2 weeks ago lang, hinihingi ni Kevin Durant na matanggal yung general manager na si Sean Marks tsaka si Steve Nash na coach. Pero yung owner kasi he stood with the staff ng Brooklyn. Sabi niya, "Our front office and coaching staff have my support. We will make decisions in the best interest of the Brooklyn Nets." So hindi din gumana yung gustong mangyari ni Kevin Durant na patanggal 'yon. O hanggang sa umabot ng punto na ayan, nagkausap na sila, nagkabati na sila. And Brooklyn, of course, kahit saan namang team na nandiyan si Kevin Durant, will be a strong contender for the NBA title. So ayun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Bye-bye.